Imbis na lehitimo ang paghihiwalay, panoloko raw pala ang pakay na managaalok ng mabilis na proseso ng annulment. Saksi, si Mark Salazar. Tawagin na lang natin siyang si Rose. Hindi dahil naging bed of roses ang kanyang married life. Katunayan, hindi niya ipinagmamalaki ang kwento nilang mag-asawa. Kaya hiniling niyang ikubli namin ang kanyang pagkakakilanlan. Pinilit lang din po ng parents, ng relatives na maipakasal kami. Tinry naman namin mag-work yung marriage namin. Meron kasi akong doubts sa sexuality niya. May emotional na need ako na hindi niya po naibibigay yung sexual need din sa marriage. Kaya sabi ko, mas mabuti sigurong maghiwalay na lang talaga tayo. Ang mga katulad ni Rose na broken-hearted at desperado ang target ng mga online annulment scammers. So tinry kong minessage yung profile na yon. Tapos sinisin lang po ako. Tinry ko, pwede po ba mag-video call para ma-sure ko lang po na kayo yung dinipositohan ko nung initial payment. Eh ayaw pong sagutin yung video call. Magkano po ang bayad dapat? Ang sabi po niya, 65,000 daw po, 3 to 4 months. Tapos na daw po yun lahat, magkakasenomar na daw po ako. Madali naman daw makilala ang annulment scammers. Kung nangangako ng fast and easy annulment, scammer yan. Yung mga napapromise ng 1 to 2 months, tapos na, that's definitely a red flag. Ang totoo daw kasi, mabilis na ang 1 to 2 years, minsan umaabot ng 5 years ang proseso sa korte. Number 2 na red flag is if it's too cheap. If it's like less than 100,000 pesos, most likely it's a scam. And the reason why it's mahal is because lawyers go through so much preparation, so much has to be done para ma-successful yung annulment petition mo. Ang kalakaran sa mga legit na family lawyer ay 180,000 pesos sa probinsya, 250 to 600,000 naman sa Metro Manila. Pinakapaboritong biktima raw ng mga annulment scammer ang mga OFW. Sila raw kasi ang kumakagat agad sa pangakong non-appearance sa korte. If sinabi na non-appearance, you don't have to worry about it, then that's absolutely a red flag right there. Hindi yan legit na lawyer ang kausap mo. Kung OFW ka naman, kailangan mo pa rin umattend ng court hearing via video conference sa konsulado o embahada natin. Tama nga ang kasabihang ang pag-aasawa ay hindi parang kaning isinubo na iluluwa kapag napaso. At maniwala raw kayong hindi madaling magluwa. Kung meron kang kahit konti lang na doubt na ready na ba ako o kaya ko na ba to o magiging masaya ba ako sa taong to, siguro pag-isipan mo muna. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Kinalakay sa Senado kung dapat nang gawing taon-taon ang neuropsychological exam para sa mga security guard. Kasunod yan ang mga nag-viral na insidente ng karasan na kinasangkutan ng ilang gwardiya. Saksi si Dano Tingkungko. Sa isang viral video sa Cebu noong September 2023, biglang itinulak ng gwardiya ang isang metal barrier para pigilang makaalis ang isang motorsiklo kaya ito natumba. Sa viral na insidente naman noong Hulyo, binatuman noon ng isang gwardiya mula sa footbridge ang isang tuta. Bagamat pareho ng sinampahan ng kasong administratibo ang mga sangkot, gustong malaman ng mga senador kung ano ang posibleng nagtulak sa ilang gwardiya na mag-amok. Paano natin masisiguro na hindi lamang physically kung hindi mentally qualified din ang sinuman na nagnanais na pasukin ng hanaboy na pagiging isang security guard? Marami sa mga security guard na hindi trained. Marami sa mga security guard ay overworked, underpaid. And because of that, sila po ay stressed. Lumabas sa pagdinig na naglipa na pa rin ng mga security agency na wala o expired ang mga license to operate mula sa PNP SOSIA o Supervisory Office for Security and Investigation Agencies. Most likely, sir, because our enforcement management division is always conducting this post-force inspection. Some agencies are still operating without valid LTO, sir, or expired LTO. Okay, kaya nga, bakit yung pinapabayaan yan? We are, for the enforcement side, sir, we are still having these RCSUs to conduct their area post-force inspection. I cannot
Mahigit 1,000 ahensya na raw ang inisyuhan ng cease to operate. Sinita rin ng mga senador ang mga ulat na may pinapagawang iba sa mga gwardiya tulad ng pagpa-parking attendant, paglilinis at pagsagot sa telepono. We will examine the employment records for at least 3 years, interview the employees, and inspect work premises po to determine the compliance with the labor general standards. Pati ang late umanong pasahod sa ilan. Meron advisory number 15 ang Andole, which states na dapat bayaran ng tama as per contract rate. And it should be on time. Pinag-usapan din kung dapat gawing tauna ng neuropsychological exam sa mga gwardiya na agency ang sasagot, pati ang tamang haba ng trabaho ng isang gwardiya. I think 12 hours might be the culprit. Ito sa mental and physical being ng ating mga security guards. That might affect po yung kanilang disposition. So, ako medyo malakas pa ako. Yung 12 hours po parang mahirap po na street duty po yan eh. Security guards now are looking at deployment for 12 hours, sir. Kasi kung 8 hours lang po yun, sir, times 26, 15,000 lang po yung takeover, sir. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko ang inyong saksi. Tila nagfiesta ang ilang residente ng Barangay Linaon sa Kawayan, Negros Occidental, nang dumagsa ang Santa Macma na dilis. Tulong-tulong ang mga residente sa panguhuli ng mga isda gamit ang mga lampat. Ang sa isang bantay dagat coordinator, ang pagdagsa ng mga dilis ay maaaring dulot ng malamig na panahon. At posible rin manong nagtatago sa malalaking isda ang mga dilis kaya napadpad sa dalampasigan. Na-diagnose na may cancer si King Charles III. Natukoy ito nang sumailalim siya sa isang medical procedure kamakailan. Bagamat hindi binanggit sa pahayag ng Buckingham Palace kung anong uri ng kanser, ang iniinda ni King Charles, ipinagpaliban muna niya ang pagtupad sa public duties. Nagpasalamat naman ang hari sa mabilis na aksyon ng kanyang medical team. Nananatili raw na positibo ang pananaw ni King Charles sa kanyang medical treatment. Inaasahan namang lilipad si Prince Harry pabalik sa United Kingdom para bisitahin ang kanyang ama. One proud boyfriend, si Travis Kelce sa Grammy win ng kanyang girlfriend na si Taylor Swift. At ang bagong kabanata sa buhay mag-asawa ni na Heart Evangelista at Senador Chis Escudero. Narito ang showbiz saksi ni Aubrey Carampel. It's full of love ngayong Love Month para kay Heart Evangelista. Bukod sa kanyang birthday, isi-celebrate nila ni Senator Chis Escudero ang kanilang 9th anniversary. At magkakaroon sila ng renewal of vows. Hopefully, this chapter 2 is also a celebration siguro of, you know, our love story and our marriage. A lot of great things are actually happening, so that's just the start of it all. Very intimate ang ceremony na gaganapin sa Balisin, just like their 2015 wedding. And as she turns 39 this Valentine's, ang wish ni Heart. Really, number one is good health for me and everybody I love that surrounds me. Happy rin ang Korean couple na sina Lee Seung-gi at Lee Dae-in na ngayon officially parents na. Kinumpirma mismo ng agency ni Seung-gi ang pagsilang sa kanilang baby girl. Umaasa sila ng love and support mula sa fans. She's unbelievable. She's rewriting the history books herself. Truly enchanted pa rin ang Kansas City Chiefs player na si Travis Kelce sa newest milestone ng kanyang girlfriend na si Taylor Swift na humakot ng parangal sa Grammys. At kasabay ng awarding ay ang pag-anunsyo rin ng bagong album ni Taylor na The Tortured Poets Department. Featured sa ilang kanta sa album sina American rapper and singer Post Malone at ang English indie band na Florence and the Machine. Para sa GMA Integrated News, ako si Aubrey Carampel ang inyong saksi. Sa gitna ng usap-usapan, kinumpirma ni King of Talk Boyabunda ang hiwalayan ni Bea Alonzo at Dominic Roque. May nililaw din siya tungkol sa ilang lumulutang na issue. Ating saksihan. Ayan. July last year nang mag-take ng another step to forever sina Bea Alonzo at Dominic Roque. Ang kanilang love story, inihalin tulad ni Bea sa pelikula.
si Dominic masaya raw sa tuwing kasama si Bea. Pero 7 buwan pagkatapos ng kanilang engagement. As we talk today, yes, hiwalay po si Dominic at saka si Bea. Sa Fast Talk with Boy Abunda kanina, ibinahagi ng King of Talk ang mga nakuha raw niyang impormasyon mula sa isang source kaugnay ng breakup ng dalawa. Sinusuyo ba si Bea? Are they still trying to talk? Siguro. As a matter of fact, from good sources, ay kagabi o nung isang gabi lamang ay nag-usap muli si Bea at saka si Dominic. They're trying to understand each other. Magkakabalikan ba ito? Tatagumbay ba sa panunuyo si Dominic or sila ni Bea? We don't know. Nilinaw din ni Tito Boy ang ilang lumulutang na issue. Ang nag-volunteer sa nanay ni Bea na okay ang prenup ay si Dominic. So I don't think it is and it was an issue unless nabago po yung kwento. The narrative is not about Bea ang problema kaya sila naghiwalay. Si Bea gusto ma-save ang relasyon na ito. Si Bea wants this to work. Bago nito, napansin ng ilang netizen sa recent post online ni Bea na hindi na niya suot ang kanyang engagement ring. Ayon sa source ni Tito Boy, I think kung tama ang aking source, Bea ay isinoli na ang kanilang engagement ring. But are they hoping? Ako, ang hula ko is yes. Wala pang pahayag kaugnay nito ang kampo ni na Bea at Dominic. Para sa GMA Integrated News, ako si Aubrey Carampel ang inyong saksi. It's a bird, it's a plane, but no, Igan, it's a piano. Piano. Nakabiting kasi sa ere ang tumutugtog na piano sa Germany. Kasabay ng pagbukhang liwayway at sa gitna ng napakalamig na panahon sa Germany, tinugtog na isang Swiss pianist ang kanyang piyasang Winter Solstice habang nakabitin sa ere. Nakatingala naman ang mga manonood habang nakahiga sila at balot na makakapal na suot. Inspirasyon ng pianist ang mga huning naririnig niya sa kalikasan. At kasabay sa pagpapalit ng panahon, papalit din siya ng piyasa mula Winter Solstice hanggang maging Summer Solstice. Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Glavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.